pinalang sila yung Michael Cruz eh. Sakaling tuluyang magsanib sa iisang promotional outfit sina Pacquiao at 50 Cent, asahan ang pagdagsa ng mga pinakamakikinang na boxer sa kanilang grupo. Ito'y dahil tiyak na gagawin ang dalawang sikat na personalidad ang lahat para mabigyan ng mga fight fans ng mga hindi malilimutang boxing cards. Para sa PTB Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Update po tayo sa bakbakan ng Pilipinas at ng China. Hindi pa rin po gumagalaw ang score pero ang oras na nalalabi, 31 seconds na lang, lamang pa rin po ang China, 71-68. Sa iba pang balita, Global Port, hindi lamang ho pang basketball, pang polo pa. Isa pong major victory ang naitala sa Estados Unidos ng Global Port Polo Team ni sports patron Mikey Romero sa ginanap po na US Polo Association's Championship Cup sa St. Louis, Missouri, kamakailan. Splendid performance ang ipinamalas ng Global Port. Ayan po sila, oh. Wagi po yung Global Port team na yan kontra Budweiser team, 13-12. Ang Budweiser ay pinamunuan po ng may-ari ng kumpanya na si Billy Bush na siya rin pong may-ari ng St. Louis Cardinals sa Major League Baseball. Sa panay mo ng PTV Sports kay Ginoong Romero, sumandik po sila sa kabayanihan ng kanilang Mexican-American team captain na si Pelon Escapite upang makuha po ang kampiyonato ng torneo. Bago po sumabak sa Missouri Competitions, nauna nang ipinadama ng Global Port Polo Team ang kanilang husay. Matapos na masungkit nila ang 2012 USPA Silver Cup na sinunda naman ng pagtuhog sa mas prestiyosong USPA Intercircuit Cup. Tulad po ng isang USPGA Golf Tournament, nangangailangan ang high goal event ng tatlong professional players at isang polo patron katulad ni Romero. Ang USPA Intercircuit Cup ang pinakamalaking polo tournament sa Central America. Bukod po sa Global Polo, may Global Port Basketball Team din po si Ginoong Mikey Romero sa PBA na magde-debut kontra Barangay Ginebra San Miguel sa opening ng Liga sa September 30. Oo, at least parang ngayon, medyo kilala na na may Pilipino na lumalaban sa kanila. No? At saka hindi lang tumaas ang tingin nila sa Pilipino. Dahil dito sa panalon to. Dahil, medyo ano na to eh. High level na laban na to. Okay. Hindi na to regular na ano. Saka malaking torneo eh. In fact, nalagay na ako sa libro ng ano eh. May blue book kasi yan eh. Every year kung sino na nanalo, especially mga high level na games na torneo, ito nalagay tayo doon this year. Laro lang ng laro eh, tuloy-tuloy lang ang ano, pagpapakilala rin sa Pilipino. Mm-hmm. Diba? Malaking bagay. Magandang gabi sa'yo, Boss Mikey. Good news yan, pero ito po ang bad news. Tapos na po ang labanan ng Pilipinas at ng Gilas Pilipinas kung saan ng Gilas Pilipinas at ng China kung saan tayo po ay yumukod. 71-68. Ang next game po natin bukas alas 8 ng gabi kontra Lebanon. Sa volleyball, all is set na po para sa dalawang serye ng Luzon tryouts para sa men's at women's national volleyball teams. Sa panayam ng PTV Sports kay Philippine Volleyball Federation